Pero ngayon mga guys, ibubulgar ko na kung ano yung mga sikreto nila para bahala na. Yo! What's up mga guys? Welcome back to my channel, AmiArtTV. Okay mga guys, ngayong araw na to ay mayroon naman tayong gagawing video. Okay? May naisip na naman tayong panibagong content. At ngayon mga guys, mag-experiment tayo mga guys. Okay? Okay. Marami kasing naghanap sa YouTube tungkol sa paano daw ipa-variegate yung tanim. Kasi ngayon mga guys, napaka-demand talaga yung variegated plants sa yung mga mga kaplantitas at saka kaplantitos natin mga guys, sila ay talagang naghanap sila ng pamaraan kung paano nila gagawing variegated yung plants nila. Kaya ito yung ginagawa ko guys, nag-research ako kung paano gagawin ang paano natin gawin na variegated yung plants natin. So, mayroon akong natuklasan mga guys na pampa-variegate ng ating mga plants. Lalong-lalo na yung mga plants na humalumi na mga guys. Yun ang mga isa sa mga mamahaling plants ngayon sa ating makita dyan sa mga social media, sa FB, na ang halaga ng variegated na humalumi na ay umaabot hanggang 100,000. Pinakamababa nito is 20,000. Di ba mga guys? So, napaka-interesting po na gumawa tayo ng tricks or gumawa tayo ng makagawa tayo ng variegated plants, di ba? So, at saka yung zebrina alocasia mga guys, na nagkakalaga daw yun ng 1 million pieces mga guys. Kaya pag natuto tayong gumawa ng medisina na pampa variegated mga guys, nako, baka magiging milyonaryo tayo niya mga guys. Kaya wala nang patumpik-tumpik pa mga guys, gawin na natin ang ating experiment. Okay, experiment time. So ngayon mga guys, ito lang may papayo ko sa inyo kung gusto nyong malaman kung ano ang sikreto ng mga mayroong maraming mga variegated na sabihin natin na saan kaya sila kumukuha ng mga variegated plants, no? Yun, hindi nila sinasabi sa social media kung ano ang mga sikreto nila, kung ano yung mga ginagawang pampabarigit ng mga plants nila. Kasi mga guys, yun ay negosyo. Pero ngayon mga guys, ibubulgar ko na kung ano yung mga sikreto nila para bahala na. Kung sino yung manonood nito, kung sino yung panood nito ng video to, siya lang yung matututo. Okay. Panoorin nyo lang guys hanggang sa dulo at doon ay malalaman nyo kung anong medicine, anong mga sikreto na dapat nating malaman. Okay? Okay mga guys? Let's go! So, ito na guys. Ngayon, mayroon tayong mga
mga materials dito. Ito pala yung kapir. Yan. Yung kapir. Yan. Tsaka ito yung ano guys, aluminum sa ano to, sa kuryente. At may ano tayo, lalagyan tayo ano, bull. Experiment lang to mga guys ha. At siyempre ito yung ano natin, muriatic. Ano to mga guys? Hydrochloric acid. Okay, bago natin gagawin mga guys. Yan. Mayroon tayong plastic dito. Kailangan nating maging safe kasi ito is ano guys, hazardous. Ano ba tawag dito? Nakakalason. Wala tayong mask, magpapa ano lang tayo. Lalayo lang tayo pag nilagay natin yung ano, yung ingredients natin. So unang gawin natin guys, ito. Pasok muna natin 'to. Yan, step 1, ito pasok natin 'tong kapir. Tapos yan, lagyan natin ng muriatic. Kahit gano'n lang kadami guys. Yan, lagyan natin ng hydrochloric acid. Guys, kung nakikita nyo mga guys, hindi pa nagre-react yung ano, yung sinasali natin na ano, na muriatic, yung hydrochloric acid, diba, hindi pa nagre-react. Ito guys, itong aluminum na to, lagay natin, tingnan natin kung ano mangyayari. Ready? Get set? Go! Yan na mga guys, yan na. Tingnan nyo. Tingnan nyo guys. May bumubula oh. Yan oh. Yan, bumubula siya oh. Yan. Kumuusok naman guys. Yan. Palayo tayo mga guys kasi kumuusok na. Yan oh. Kumuusok. Nakakita nyo ba guys? Namuusok yan oh. Yan. Yan. Yan yung ano guys, chemical reaction. Hindi ko alam kung anong yan, kilalabasan niya mga guys. Yan. Umusok. Tingnan natin mga guys, anong mangyari. Yung kalabasan yan. Takot mga guys, baka puputok eh. Bumubula siya guys at saka muusok. Ano? Dito tayo guys sa malayo. Hintayin muna natin guys hanggang sa matapos siyang ano, magbubula yung chemical.
chemical reaction niya. Hintayin muna natin na minto siya. Pusang minto siya. Yan guys, ano, usok. Walang apoy yan, walang apoy. Parang may apoy sa ilalim guys, kumukulo. Parang lagyan ng apoy sa ilalim, kumukulo. Ayan na. Wow. Ang nangyari dyan, mauubos yung ano natin na guys. Na guys, wala na tayong ano guys, wala na tayong ano guys, natin yung uso guys kasi baka nakakalasan yan.
Unti-unti na siyang unti na yung may na yung ano pagkulo niya. Guys, pag naging kulay green yan mga guys, yung ano natin, yung ginawa natin, pag naging kulay green yan, magiging copper chloride po ang kalalabasan yan. Pero pag hindi naging kulay green, wala. Hindi tayo nakagawa ng copper chloride. Kasi mga guys, yung copper chloride, guys, ay yun yung medicine na yun yung medicine na nilalagay nila sa kanilang mga plants para mag-variegate yung mga plants nila. Yan, sinasabi ko na sa inyo guys yung sikreto ng mga kaplantita at kaplantito natin. May iba dyan na yun, ginagawa nila yung tricks na yun, yung paraan na yun para makapag-variegate ng plants. Pero mayroon namang ano guys, mayroon namang mga natural na variegated pero bihira lang. Kaya yung mga nagbibinta o mga negosyante ng mga plants at gusto nilang makabinta sila ng malaki yung makabinta sila ng mahal. So, siguro yun, ginagawa nilang paraan para makagawa sila ng variegated plants. Diba? So, guys, try nyo lang maglagay ng copper chloride sa inyong tanim na hindi pa variegated. At yun, search nyo lang copper chloride paano gawin. So ito guys, ilagay ko sa description sa baba yung ingredients, yung mga paraan kung paano gumawa ng copper chloride. Yun, at saka kung gaano kadami yung ilalagay natin sa plants para mag-variegate yung ating mga plants mga guys. Saka ano, saka wala na, yun lang. Saka mga guys, yun pala, yun lang guys, yun lang ang alam ko na yung copper chloride ay siya yung nag-distract ng tawag nito na chlorophyll sa mga dahon ng plants, kaya yun nag-create siya ng variegated. So try yun lang guys, kung try nyo lang na bumili ng copper chloride, marami dyan sa ano online. At yun, try nyo lang ilagay sa mga hindi pa variegated na plants. Obserbahan nyo 10 to 1 month, 10 days to 1 month. Obserbahan nyo guys kung may pagbabago yung plants nyo. Nagbabariegate na ba? Siguro sa mga inilalahad kong ito,
siguro darating ang time na wala nang bibili na variegated kasi marunong nang gumawa. Magiging umo na naman yung mga variegated plants. Diba? Kasi yung mga natin dyan parang sumobra na ata yung mga ano nila, price nila sobrang mahal, diba? So yan guys, mapanood mo tong video na to, sigurado matututo ka na gumawa ng variegated plants. Okay, yan guys, huminto na bago guys, huminto na yung pagano niya, yung pagkulo niya. Hintayin natin guys, kung titingnan natin kung ano, kung nagiging kulay green yung kulay niya, parang hindi naman siya nagkukulay green. Pero dito guys, dito tingnan natin dito sa ano niya, yung umaapaw, yun o, may kulay siya, yun o, nagiging kulay ano dyan, parang yellow, parang gold, yun o. Yan guys, yan o, nagiging ano yung mapa niya. So dito yung tubig kanina, ano to, kulay puti, saka yan may kulay green dito sa gilid, yan o. Okay, yun lang mga guys, sana nagustuhan nyo yung experiment natin. At saka kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe naman dyan mga guys. At siyempre, i-like nyo na rin yung video natin. At mag-comments po sa baba kung mayroong mga katanungan. At siyempre, pakishare na po. Pakishare na rin po nitong video natin para naman makarating doon sa mga hindi pa alam ang sikreto na to. Okay mga guys, hanggang sa muli, bye bye.